Hi guys, this is Fidem once again. So guys, in this video, i-guide ko kayo paano kayo mapagsimula sa Axie Infinity. So guys, let's go! So, how to get started in Axie Infinity? Beginner's guide. So I hope guys, ma-explain ko sa inyo ng maayos, no? Paano kayo makapagsimula sa Axie Infinity. So let's go! So topics, what is Axie Infinity? Ways to earn in Axie Infinity, guys. How to start playing Axie Infinity, how to create your MetaMask and RONIN wallet. How to buy your first Axie. So, need mo guys ng 3 Axie para makapagsimula maglaro, okay? Tips on how to prevent from getting banned. So, importante to guys, no, para yung account nyo hindi masayang. So, how to play Axie Infinity. So, let's go guys. First is, what is Axie Infinity? So, Axie Infinity is a Pokémon-inspired universe where anyone can earn tokens through skilled gameplay and contributions to the ecosystem. Players can battle, collect, raise, and build a land-based kingdom for their pets. So guys, yung Axie Infinity, same as my DeFi pet, Binimon, Ethermon, NFT game din siya, no, na pwede kang mag-earn, no, habang naglalaro, okay? So guys, ways to earn in Axie Infinity. So players can earn by competing in PvP battles to win leaderboard prizes. So, via PvP, guys, kung mapapasama ka sa top, so makakaroon ka ng rewards, guys. And, sa PvP, guys, pwede ka din mag-earn ng SLP. Ito yung in-game token nila na pwede mo i-convert into cash, okay? So, breeding Axie and selling them on the marketplace. So, for example, breeder ka lang, hindi ka naman naglalaro, no? So, na bumibili ka ng Axie, then, minimate mo silang dalawa. So, yung egg nun, guys, pwede mong ibenta or pwede mong i-wait yung 5 days para maging adult na siya, okay? So, yung adult Axie, pwede mo siyang ibenta sa marketplace. So, ganun kumita, guys, yung mga breeders, okay? Collecting and speculating on rare Axies such as Mystics and Origin. Maganda guys, if nung nagsimula yung game, na kauna ka talaga laro din, no? So, doon ka makachance makakuha ng Mystics and Origin Axies, no? So, and yung price niyan, guys, ngayon, sobrang mahal na. So, laking tubo ng investment mo, okay? So, farming for the lab potions that are needed to breed Axies. These can be sold on exchanges such as Uniswap and Binance. So, by farming, guys, by adventure, by PvP, pwede ka mag-earn ng SLP. Ito yung in-game token nila, no? So, ito yung pwede mo i-convert into cash. Doon ka kikita. Okay, guys? So, how to start playing Axie Infinity? To start, register for and download the game here. AxieInfinity.com. So, guys, punta kayo ng AxieInfinity.com. Ito yung play now button. Click nyo lang to, guys. Magda-download yung game. Okay? Then, create your MetaMask and RONIN wallet. Mamaya, ipapakita ko yan sa inyo. After na-create na kayo ng wallet, fund your wallet with ETH. Papakita ko din sa inyo yan, guys, paano kayo bumili ng ETH. Or, pwede kayo mag-direct buy ng weth, no? So, papakita ko yan, guys, 2 ways na pwede kayong bumili. Okay? Convert your ETH to weth. So, guys, may tutorial din tayo dyan. Log in your RONIN in the marketplace, then verify your account. After nun, guys, buy your first Axie. You need at least 3 Axies to start playing. So, you need 3 Axies, guys, to start playing Adventure and PvP. Okay? So, gamitin natin dito is yung Google Chrome, no? So, log in nyo yung account nyo, guys, sa Chrome, guys, no? Ito, nakalagin na sa akin. Then, after nyan, search nyo yung MetaMask. Ito yan, guys, yung MetaMask.io. Click nyo lang. After nyan, click nyo yung download. Install MetaMask for Chrome. O add to Chrome nyo guys. Okay? Add as an extension. Makita nyo yan dito guys, no? Ayan na siya. Ayan. So, click nyo yung pin guys para makita nyo agad. Okay? So, welcome to MetaMask. Get started. Click nyo lang get started. Ayan. Create a wallet guys. Okay? Click nyo I agree. So, create kayo ng password nyo, guys. Yung password nyo is dapat nasa minimum ng 8 characters. Okay? After nyo, guys, click nyo lang yung I have agreed, no? Create. So, guys, nandito na tayo ngayon. So, okay na. So, bibigyan tayo ng introduction. Ano nga ba yung MetaMask? So, panoorin natin yung video na to. MetaMask is a new way to connect to sites and applications. On traditional websites, a central database or bank is responsible for controlling and recovering your accounts. But on MetaMask,
all of the power belongs to the holder of a master key. Whoever holds the key controls the accounts. Your secret recovery phrase is your master key. It's a series of 12 words that are generated when you first set up MetaMask, which allow you to recover your wallet and funds if you ever lose access. It's important that you secure your wallet by keeping your secret recovery phrase very safe and very secret. If anyone gets access to it, they will have the master key to your wallet and can freely access and take all of your funds. To secure your MetaMask wallet, you'll want to safely save your secret recovery phrase. You can write it down, hide it somewhere, put it in a safe deposit box, or use a secure password manager. Some users even engrave their phrase onto a metal plate. Nobody, not even the team at MetaMask, can help you recover your wallet if you lose your secret recovery phrase. If you haven't written down your secret recovery phrase and stored it somewhere safe, do it now. We'll wait. And remember, never share your secret recovery phrase with anyone, not even us. If anyone ever asks you for it, they're trying to scam you. That's it. Now you know what a secret recovery phrase is and how to keep your wallet safe and secure. At least may idea na kayo ano yung MetaMask. And sa video na yun, guys, pinakita nila gaano kaimportante yung secret recovery phrase. So guys, dapat itago nyo yan talaga. Huwag nyo guys ibigay kung sino man mahingi. Example, may mga scammer dyan na for transaction purposes daw. So guys, huwag nyo. Huwag. Okay? Click natin yung next. After nyan guys, click here to reveal secret words. No, ito yung secret recovery phrase mo, no? So guys, i-reveal ko yung secret phrase as in such for yung video na yung purpose ng MetaMask wallet na to is for tutorial only, okay? So guys, hindi ko to gagamitin. Click nyo lang guys para ma-reveal. Ayan na siya. So pwede nyo yan guys picturean, pwede nyo isulat. Then click nyo guys next. So ayan guys, no? So confirm your secret backup phrase. Okay? So, ayun guys, else break knife embark furnace disease industry U3 font king jacket. So, ulitin ko ulit, yung MetaMask na to for tutorial purposes only. So, pinakita ko siya sa inyo para at least magkaroon kayo ng idea ano yung mga step by step, no, on creating your MetaMask wallet. Confirm guys. After nyan, congratulations, you passed the test. Keep your secret recovery phrase safe. It's your responsibility. Okay? Tips on storing it safely. Save a backup in multiple places. Pwede nyo isulat guys or backup nyo kung sample may dalawang devices kayo. So, lagay nyo doon yung secret recovery phrase nyo. Never share the phrase with anyone. So, kahit sino pa yan guys magtanong, huwag nyo talaga ibigay yung secret recovery phrase nyo. No? So, be careful with phishing, no? MetaMask will never spontaneously ask for your secret recovery phrase, okay? So, if you need to back up your secret recovery phrase again, you can find it in settings and security. So, mamaya guys, papakita ko sa inyo paano nyo makuha ulit yung secret recovery phrase nyo. So, if you have ever questions or something fishy, contact our support here. Click nyo lang. So, click natin all done, guys. So, makikita nyo dito, guys, what's new. Yung seed phrase dati natin tawag. So, ngayon, guys, tawag sa kanya is secret recovery phrase. Ayan na siya. So, pwede nyo din, guys, magamit yung MetaMask nyo sa mobile. Meron din yan, guys. Okay? Or, scan nyo lang to guys. Okay? Scan the QR code to get the mobile app and start swapping. Stay secure and up to date. So, exit natin to guys. So, meron na tayong MetaMask wallet. So, paano ba makita yung secret phrase natin. Click nyo lang to guys. Click nyo settings. Click nyo yung security and privacy. Then reveal recovery phrase. Okay? So, yung password nyo guys, no? Ayan, no? So, pwede nyo i-save as CSV file or copy to clipboard, no? Close nyo lang. Then, so guys, tandaan nyo ito yung MetaMask address nyo, no? Dito sa account na to. Nasa Ethereum mainnet kayo guys. So guys, since meron na tayong MetaMask wallet, so guys, ituturo ko naman sa inyo paano mag-set up ng RONIN wallet, okay? So guys, punta kayo sa Google. Search nyo RONIN wallet. So guys, may mga website dito, no? Mga phishing website na nangunguha ng wallet address nyo. So be careful guys, no? Katulad nito, RONIN wallet, skymavis.com. So
So guys, tinuro ko dun sa TikTok paano malaman if phishing website, no? So eto guys, na-detect namin to. So mataas yung spam score nito and yung domain authority niya is sobrang baba. So eto yung guys, yung i-click natin, yung RONIN wallet natin. Eto siya. Okay? So click nyo lang to guys. After nyo mag-click, add to Chrome lang. Then add extension. Wait nyo lang guys. So ayun na. So ayun na guys, no. So click nyo extension guys, ipin nyo din, okay? So click nyo lang guys yung RONIN wallet. Ayan. So get started. Click nyo yung get started. Ayan. So dito na tayo guys sa RONIN wallet. So guys, yung gagawin natin ngayon, since meron na tayong MetaMask wallet, i-connect lang natin yung MetaMask natin. Click nyo lang, I already have a seed phrase, import wallet. So, seed phrase nyo guys, ayun. So guys, hingin yung seed phrase nyo. Yung pinaka-easing gagawin nyo is, punta kayo ng MetaMask nyo. Click nyo to, click nyo settings, click to security, reveal seed phrase na, lagay kayo yung password nyo, click nyo next. After nyo malagay yung password nyo guys, copy nyo lang to, no. Copy to clipboard, ayan. Paste nyo lang guys. Ayan, so okay na, no. So lagay nyo ng password guys, at least 8 characters. Pero gagamitin ko, same pa rin password. So same password pa rin yung gagawin ko. Ayan, so import wallet, okay. So ayan guys, your wallet has been created. So okay na guys, no. Click nyo yung RONIN wallet nyo. So enter your password. Unlock. Ayan. So, open na guys. So, meron ka na din RONIN wallet. So, ayan na guys. Meron na kayong RONIN wallet. So, pwede kayo dito guys mag-deposit directly, no? Pwede kayo dyan mag-purchase ng ano guys, ng weth directly. Ayan. And coming soon guys, pwede ka din mag-purchase ng AXS. Axie Infinity Shard on RONIN. Tapos, Small Lab Potion. Pwede na din, no? So, ngayon guys, yung Rap Ether pa lang yung pwede mo ma-purchase. Okay? In this tutorial guys, dapat mayroon na kayong MetaMask and RONIN wallet, no? Ayan. Meron na tayo guys na ano, no, ETHEREUM. Nakabili na tayo kanina ng ETHEREUM. So punta tayo sa fiat and spot natin guys. Click nyo lang. So makikita nyo dyan guys, ETHEREUM, meron tayong 0.5406 na ETHEREUM. So or $934, no? Then after nan guys, click nyo lang yung withdraw, okay? Nandito na kayo sa withdraw guys, punta kayo sa MetaMask wallet nyo. Make sure nyo guys na nasa Ethereum mainnet kayo, no? Ayan, Ethereum mainnet, okay? Then copy nyo guys yung address, no? Ito, copy to clipboard, click nyo lang, ayan. Then paste nyo siya dito guys. Okay? So select nyo yung network. Ayan guys, ERC20, okay? Nasa Ethereum network, no? So, okay guys, no? Check nyo maigi. Then, after nyan guys, click nyo lang yung max, no? So, transfer ko kasi lahat, eh. Okay? So, ito yung fees, guys, no? Ayan, network fee included, nasa 0.0036. So, kung... So, magkano yan, guys? So, magkano yung 0.0036 na yan? Punta tayo sa calculator natin. So, ayan, guys. Yung Ethereum value ngayon, check nyo sa trading view, nasa 1727. So, 0.0036 times 1737, okay? So, nasa $6 guys, no? Ayan, times 50. So, nasa 300, okay? So, 300 pesos yung fees mo guys, no? So, okay. So, after nito guys, click nyo yung withdraw. And, continue. So, kuha tayo ng verification code natin, guys. Phone verification. Okay, guys. Click nyo lang submit. Then, complete. Wait nyo lang, guys. Mga 2 to 3 minutes. No? So, ayan. Check nyo, guys, ha. Lagi na nasa Ethereum mainnet kayo na network, no? So, guys, refresh nyo lang, no? And, check natin. Okay? So, ayan guys, completed na, no? Ayan, completed na yung transaction natin. And, mga ano din guys, mga inabot siya ng, ano, 10 minutes, no? Kasi, baka madaming nagtatransact. Then, if titingnan mo sa MetaMask natin, so, ayan na guys. Ayan na yung, ano natin, 935. Kasi, meron tayo ditong $7 na
na natira dito na nakaraan. Okay? And after nyan, guys, punta kayo ng ano? Axie. Then after nyan, guys, punta kayo ng Axie Infinity. Okay? Then click nyo lang, Axie Infinity. Wait nyo lang mag-load, guys. After nyan, guys, click nyo yung Marketplace. Okay? After nyo maklik, guys, yung Marketplace, log in yung MetaMask account nyo, no? Ayan. So, nakalog in na yan yung MetaMask account nyo. Dito, click nyo lang yung log in. Okay? Tapos, click nyo yung sign. So, ayan, guys, nakalog in na yung MetaMask, ano nyo, no? So, eto, guys, click nyo lang yung deposit to RONIN. So, after nyan, guys, open nyo yung RONIN wallet nyo. Check nyo na, nasa main account nyo din kayo or anong address yung gusto nyo ipadala yung ano nyo, yung weth nyo, no? So, yun. Okay? So, copy nyo to, guys. Copy address. Paste nyo lang dito. Okay? Ayan. So, select nyo yung asset, guys, no? ETH. Okay? Amount. Available amount. Ayan, guys. So, 0.54. Sulat nyo yan, guys. 017919. Minus nyo, guys, no? Minus nyo dun sa click nyo to, guys. Click nyo yung MetaMask nyo. Meron kayo dyan asset na minus 0.5414. Okay? Negative yan, guys. Pero okay na yan. So, eto, guys. Tanggalin nyo yung negative. So, eto yung mawi-withdraw mo. 0.5238. So, eto yung lalagay mo dyan, guys. No? 0.52 3481. Okay? So, click nyo next, guys. Confirm. So, guys, after nito, click nyo lang confirm. Mga times, guys, na mababa yung gas fees. So, check nyo din kung ano yung mga times na yon. So, mahal nga, guys, yung gas fees talaga sa Ethereum network. Confirm nyo, guys. Okay? So, deposit complete, no? Close nyo, guys. Click nyo yung RONIN nyo, guys, no? RONIN wallet. So guys, dito tayo sa marketplace ngayon. So pumasok na guys yung ano natin, no? ETH, no? Or na-convert na natin ng successful yung ETH natin to weth, okay? Ayan. So ayan na guys, may 1,200 tayo na USD, okay? So ngayon guys, papakita ko sa inyo paano bumili ng Axie, okay? Tayo ulit sa marketplace. Click natin yung beast, aquatic, and plant. Tapos yung pureness, select natin 6. Tapos breed count. At least nasa 2 yung pinaka na natin sa grid count. Okay? Sa plant naman guys, pwede tayo mag-plant ito. Kunin natin. So this auction is no longer available. Ayan, hindi na siya available guys. So ito na lang. Click nyo lang yung buy guys. Ayan. So, ayan guys. Makikita nyo. Palalakiin ko. Ayan. So, yung ano na to. Ayan guys. Axie na to. Tapos yung amount guys. Ayan. Point. 414 USD. Tapos transaction fee. Free. Ayan. So guys, okay na kaya? Nabili na. Okay, so transaction submitted successful, no? So yun. Go to my activity ulit, guys. Ayan. So you bought, ayan. From Cactus. Ayan guys, may Axie na tayo. Click natin yung inventory natin. Axies natin. All. Mamaya. So punta po na tayo ulit, guys, sa marketplace. Tapos meron pa tayong at hindi nagbawas yung ano natin guys. Yung weth natin. Ayan. Nagbawas na guys. So, may ano na lang tayo. 0.2408 weth. So, click natin to guys. Try natin to bilhin. So, hindi siya mabibili no. Baka nabili na to guys. Back lang tayo. Hanap tayo guys. Kasi guys, pag
Yung ano dito guys, pag mataas na yung sample yung breed count niya nasa 2 na no. So ayan guys, makikita nyo. Makita ko sa inyo guys ha, yung SLP na required for next breed 450 na. So sobrang laki na guys. For sample, yung ano mo, breed count niya 0. Ayan, click mo to guys. Pag breed count niya 0, yung next ayan 150 SLP lang. So sobrang ano guys no, sobrang layo. Kaya mas maganda virgin. Virgin yung tawag nila sa mga hindi pa na breed, okay? Tapos pag 1, 300, okay? Pero mahal na nga din 'to eh. Okay na sana yung ano. Yung tatlo, dalawa, ito. Okay na 'to, guys. Check natin 'to. So kasi yung mga ganito sana, yung may ivory. May ivory. Ito may ivory stab. Gain 1 energy per 1 critical strike. So mahal ngayon yung Axie guys no, kaya makikita nyo sobrang mahal. 3, try natin 3 guys, baka may makita tayo. Ito pwede na to guys. Hoy, this no longer. Available. So guys, aqua. Wala pa tayong aqua, no? Ah. So, uy, hindi na din available, guys. Pag 3 na kasi, ayan, nasa 750 na, no? Kaya medyo mano na. Pero mapag-ipunan mo naman yan, guys. Kaya yung iba talaga, yung hinahanap, virgin. Pero kunin na natin to. Check muna natin yung ano dun. Dalawa lang. Guys. Okay, ayan, nakikita nyo. Transaction fee, free guys, no? Ayan. Confirm natin. Ayan, yes, no? So, confirm. Transaction submitted successfully, no? So, go to my activity. Ayan. Nakabili na tayo, guys. Dalawa na. So, ito pa lang yung nag-appear, no? So, mamaya, meron na yan. Meron na dyan isa. Ito, nag-appear na siya, guys. Kanina, wala pa to. Ngayon, dyan na, no? So, next is, time marketplace. Aqua, guys. Hanapin ng aqua. Aqua na lang, kulang natin. Tanggalin na natin. Mahal ang mga aqua, guys. Yung last ko na bibilin is aquatic, no? Since may beast na tayo, plant, aquatic na lang. So, yung pureness natin is 6. And hindi ako guys naghahanap ng tawag nito ng virgin no, since para lang makapagsimula tayo. So at least yung breed count niya at least 2. Okay na yan. So may budget tayo na 500 sa Axie na to. Ayun. So ayan. At least 2. Check natin. Okay guys. Ayan na. So eto siya. At least 2 yung breed count niya. May 465 no. So check natin yung ano nga. Yung pure breed kung magkano. So, yung pure breed na tumatakbo na ngayon guys ng 700. So, medyo mahal na. So, guys, 465. Ito, kunin na natin to. Check natin muna. Yung parts niya, yung pure naman. Na. So, okay. Uy, nasa auction pala to guys. So, hindi to pwede. So, ito, aquatic. Ayan. 35 kill. So guys, okay na to, no? Kunin natin to. Buy, click nyo lang yung buy. Tapos, eto guys.
So transaction fee guys, free. Yung babayaran ko is 517, confirm lang. Okay, so go to my activity. Ayan, so ayan guys, yung binili ko to kahapon, yung dalawa na to. So tingnan natin inventory natin. Ito ang dalawa na to guys, no? So isang beast, isang plant, tapos mamaya mag-appear dito yung ano natin, yung axie natin na isa. Okay, refresh muna natin. Okay, yan guys, ayan, yan na lang yung amount natin na natira after natin binili yun. Ayan, may 3 axies na tayo, makikita nyo. So inventory natin, wala pa rin siya, mamaya makikita natin yan. So punta tayo ng Axie guys, dashboard, Axie, yung website nila talaga, Axie Infinity. Para click natin yung play doon. So andito ka na guys sa axieinfinity.com. So sample guys, nakabili na tayo ng ano natin, tatlong axies natin. So ready na tayong maglaro. So click nyo yung play. Ayan. So meron na tayo nito guys eh. Meron na ako nito. Ayan o. Magda-download yan guys. For example, yung ano mo, yung Windows mo downloading. Ayan. Ayan siya nag-download yan guys. You will need at least 3 axies to start playing. Ano? So yun. Ayan na siya. Open natin. Click natin guys. Okay, so yung makikita nyo dito guys, no, ito Mac OS, pero ito yung sa atin, Mavis subset up. Ayan, Mavis subset up, click nyo lang guys, run nyo. Okay, so makikita nyo, installing. Pag Mac OS yung gamit nyo guys, yun, click nyo yung Mac OS. Pero sa akin Windows eh. So yung mag-appear dyan guys, eto yung mag-appear, no? Yan, Mavis Hub. Eh, ilagay nyo lang yung email nyo guys. Ginamit yung email pang register. Axie Infinity. Tapos, password. Okay, tapos click nyo lang I'm not a robot. Bicycle. Verify. Oops. Okay, so log in. Ayan guys, naka-login na tayo, no? So nakapasok na tayo guys, ayan. So, ayan, makikita natin. Click natin yung update. So makikita nyo guys, ayan guys, oh. Installing Axie Infinity. Yung bagong update ng Axie. Season 15 na pala ito guys. So, close. Click nyo lang yung play. Okay? Ayan. Settings. So, hindi ko siya full screen para makita nyo. Ayan na guys, no? So, nag-load na. Ayan. Tapos, axies. Click nyo lang yung axies. Tapos, click nyo yung sync. Magsisync yung axies nyo doon na nabili. So, pupunta yan dito. Mag-appear yan dito. So, may tatlong axies tayo doon. No? Refresh natin to. Ayan. So, ayan na guys. Yung tatlong axies natin na nabili. So, isang beast guys. Isang aqua and isang plant. Okay? So ayan guys, nag-sync na yung mga axie natin, no? Ayan, kung makikita nyo, ayan sila, nag-sync na. Okay? View details, ayan. Yung beast natin. So, health 31, speed 41, skill 31, and morale 61. So, nasa level 1 siya guys, no? Tapos, next axie is... Kasi guys, yung itatank natin, yung mataas yung health. So, next... Yung tatank natin is yung plant. Next is yung plant. Tapos next is yung aqua. Okay? Tapos next is yung beast natin.
Okay. O yan na guys, no? Position na natin guys. Ito yung team natin. So, pangalan natin na yung team natin na Fidem. Tapos, click natin. Nain natin yung ito. Tapos, next natin si Aqua. Tapos, pauli natin to. Ito yung attacker natin eh. Change natin. Yun. Ayan. Oy, ayan. So, save na natin guys. So, apply attack. So, save guys. Okay. So, yun. Tapos nito, favorites natin. Ang gagawin guys is punta kayo ng adventure. So, dito kayo guys magpapalevel muna. Yung advice talaga is, first week of playing, focus yung energy natin. Ito yung energy guys sa adventure. Okay? So guys, ano yung energy na to? So, ang purpose ng energy na to guys, pag sa adventure ka, pwede ka maka-farm ng experience and SLP. Pero pag wala ka ng energy, SLP na lang yung pwede mo ma-farm or pwede mo makuha sa adventure. Okay? So, if wala ka namang energy guys, pumunta ka ng arena, wala ka ng SLP makukuha. So, yung makukuha mo na lang is yung MMR mo. Pag nanalo ka, pwede tumaas yung MMR mo. Okay? Pero pag meron kang energy guys, pumunta ka ng arena. For example, meron kang energy, pumunta ka ng arena, so makaka-earn ka guys ng SLP, depende sa rank mo. Okay? For example, adventure tayo. So, try natin, no? So, level 17 tayo guys, no? So, ayan. Okay? So, click mo lang yung start guys, no? Ayan, click start. Yung mga cards na to, ito yung skill ng Axie nyo. Ayan. So, yan sila. Okay? So, kung makikita nyo guys, yung na-absorb, may zero doon sa taas, no? Yung zero doon guys, ito yung energy nyo dito. Okay? Ayan. So, may 4 kayo na energy. So, yung isang card, for example, yung isang skill na to, may 1 siya. So, it will cost me 1 energy, no? Para makapag-atake or para gamitin yung card na to. So, ayan. Click natin guys. Then, click nyo lang enter, no? Ayan, okay? Ayan guys, pagka-click yung end turn, atakihin na nila yan. So guys, advice talaga nila yung energy mo, i-focus mo muna sa adventure sa first week. Then, second week mo, dun ka na mag-PVP. So ayan guys, no? Okay? So, after mo yan guys, ayan, bumawas na yung energy mo. So, ginamit mo dito sa adventure, may kuha kang 11 SLP sa adventure na yun, okay? Check nyo din yung quest nyo, no? So, dito sa quest, para makakuha ka ng 50 SLP, daily check-in mo, check mo lang yan. So, dapat naka-daily check-in ka. Tapos, na-complete mo yung 10 adventure mode. Tapos, nakakuha ka ng 5 wins sa arena. So, guys, after mo maubos yung energy mo sa adventure, saka ka lang mag-arena. Okay? Sa first week mo. Okay? So, tips to prevent your account from getting banned. So, first is don't adjust the time and date. So, importante yan guys, hindi to kayo hindi crash. Yung sabi ko nga sa inyo na pwede nyo ma-adjust yung time and date para sa energy, no? Okay? Then, do not engage in any automated abuse of the system. So, bawal gumamit ng bots or scripts para lang maka-farm kayo, no? So, bawal yun guys, okay? Follow the one account, one device policy. So guys, for example, meron kang isang cellphone. Yung isang account ang dapat pwede mo dyan mag-login, okay? For example, Scholar ka na dun sa kabila, no? Tapos mag-apply ka dito Scholar ulit. So, lalaruin mo yung mga accounts ng manager mo sa isang device. So, mababan yun guys, okay? It is okay to use VPN but not advisable since the system might be misidentifying you as DDoS threat, no? So guys, in-advise to nila sa announcement, no? Nandiyan yun sa announcement, guys. Kaya, depende sa'yo, guys, if mag-risk ka, no? So ako, guys, meron ako paid VPN pero hindi ko nagamit kasi sayang investment natin, pag naban yung account natin. Okay? So, multiple players can connect to same Wi-Fi? Yes, guys, pwede, no? Pwede, but it increases the chance of getting flagged. So, sinagot din yan ng isang core, guys, na pwede kayo mag-connect sa isang Wi-Fi kahit madami kayo, pero nga, it increases the chance of getting flagged. So, ikaw guys, depende, decision mo yan, pera mo yan. So, eto, guide lang talaga to para at least ma-prevent yung account mo from getting banned. So,
So guys, decision mo if gusto mo mag-risk, okay? Don't play during maintenance. Join their Discord server to be updated. So ito yung Discord nila, guys. Ayan. So click nyo lang yan para mapunta kayo dun sa Discord server nila. Okay? Then guys, do not enter a game and go away from the keyboard. So AFK, no? Away from keyboard. Okay? So guys, wag mo i-open yung Axie Infinity tapos alis ka kasi ang daming naglalaro, no? So makadagdag ka pa guys sa traffic ng server, okay? Do not continuously make people wait in PvP. So guys, for example, may ginagawa kayo, so wag kayo susali sa PvP. Or for example, may alam nyo palang may gagawin kayo tapos pinakonnect nyo sa PvP tapos alis naman kayo, no? Wag guys, no? So pag lagi mong ginagawa yung ganun, so madidetect ng system yon and may chance na maban yung account mo. Okay? So guys, thank you so much for watching. Yun lang, no, sa tutorial natin ngayon. So if may mga concerns kayo guys and clarifications, pwede kayong mag-comment. And follow nyo ako guys sa TikTok. Meron tayo doon mga live para at least kung may mga concerns kayo guys, masagutan natin agad. Okay? And yung Discord natin guys, open na din. So okay na yung Discord natin. So nire-release natin yung link every live natin sa TikTok. Okay? So guys, thank you so much for the support. God bless and keep safe.